It's a brand new day, brand new vlog. Hello guys, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon kung nasaan man tayo lahat. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, kamusta kayo dyan guys? Kamusta ang inyong buhay-buhay? And ako ay okay naman. Medyo pagoda and stress sa yun nga sa paglilipat namin ng bahay, but yun, we're getting there. And ayan, naisipan ko lang mag-vlog for today. I-continue natin ang ating pag ano bang tawag doon? Ano ba 'yan? I-continue natin ang pag iimpake. And then ayan, ang dami ko talagang labahin. So ngayon, ini-stop ko lang muna para nga makapag-video ako. Dahil pag naka-on yung washing machine is sobrang ingay, hindi nyo ako maririnig. Guys, tingnan nyo, kakaligo ko lang. Ayan, hindi na ako nag-blower. Blower, sabi ng blower. Hindi na ako nag-blower kasi nga, wala lang. Tinatamad ako. Kaya ganyan, buhag-hug and everything. Pero Caribels na lang naman yan. So, ayan. Katatapos lang namin kumain ni Mister. Si Mister may trabaho kasi ngayon ay Tuesday. Ako ay walang trabaho for today. Bukas pa ang trabaho ko na mag-start ng 4 o'clock ng hapon. And, ayan. Start out, nag-pack ako kahapon and then magpapack ulit ako today. Kasi ang final look move namin ay sa Sabado. Sabado nitong week na to. Tama ba? Oo, yun. Sabado this week. Oh, and then, ayun ko lang, baka may sa tulog. Kailangan namin matulog na matulog. But anyway, ayan. Magtatanggal din ako ng mga sinampay dun sa may, ano ba tawag dun? Sa living room kasi doon ako nagsampay. Dahil dito is mga ngamoy pag nagluto ako. Ayan, guys! Mukha na akong ewan. Ayoko namang mag-pony kasi gusto ko nakatago yung aking tenga at malamig. Malamig ang panahon, guys. So, ang temperature ngayon ay is 5 degree. So, ayan, nandito ako sa living room at ako ay magliligpit ng aking sinampay. And then, ayan, meron pa din akong sinampay dyan. Bagong sampay yan. Bagong sampay ngayon. Mga uniform ko para magamit ko tomorrow. And then, ayan, tingnan nyo ang weather sa labas. Medyo may araw. Nagpapakita si Haring Araw. At ang oras ngayon ay mag-aalauna ng hapon. So, ayan, ako ay magtitiklop lang. Dahil ito ay kailangan ng tiklopin. Para hindi naman gaanong maduming-madumi ang aming bahay. Kasi nga, magulo pa siya kasi nga naghahakot kami. Yun. But anyway, yun ang update for today's video. Char! may chika ako sa inyo. Nakakawindang na talaga dito ang manirahan sa UK, guys. Kasi lately, pinag-uusapan nila yung about sa immigration and everything. Madami na daw nag-migrate dito simula 2022, parang ganun. So, iniisip ng gobyerno na ma-stop. Hindi naman totally ma-stop, pero mapigilan ang pagdami ba. So, ang dami nilang nilalagay na mga bagong rules about sa immigration. And ito talaga yung nagpawindang sa amin kasi nung una sinabi nila na hindi na pwedeng magdala ng dependent yung mga naka-student visa. And then ngayon, tinaasan nila ang visa fee, tinaasan nila ang health, ang yung para sa free, hindi naman talaga siya free health care. Mga IHS surcharge, parang yon yung ganun. Tinaasan nila para yung mga nakasettled may resident permit dito is makapunta sa doktor ng libre, which is hindi naman libre kasi binayaran din namin yon. So yon itataas nila yon.
And then itataas din nila ang visa fee. So, parang ngayon is umaabot na ng 3 to 4,000 pounds ang pag-a-apply ng isang visa. Eh ako is kailangan ko na mag-apply next year na naman. December na ngayon. Tapos parang mga June yata, June 2024, may expire ang visa ko. So ayun na nga. Ang inano nila, iniisip nila na i-implement ang pagtaas ng financial requirements para sa mga nag-a-apply ng visa. For example, kung dati is nasa 18,600 lang ang minimum requirement, yung minimum na kinikita ng mag-i-sponsor sa'yo is nasa 18,600 lang. Para makapag-sponsor siya sa'yo, para makuha ka dito. For example, asawa ka niya, gusto ka niyang kunin. So, kailangan niyang magkaroon ng 18,600 na annual income para makapasok siya sa pag-i-sponsor sa'yo. And then now, pinag-iisipan nila na itaas ng 38,000 guys. 38,700 yata ang financial minimum requirement para makapag-sponsor ka. Which is, hindi ko pa naman sure kung kasama pati ang mga spouse visa, yung mga nandito na sa UK. Pero, ang for sure is yung mga nasa working visa, parang ganun. Yung mga nasa working visa na gustong magdala ng pamilya dito. For example, magiging dependent nila yung asawa nila or yung anak nila, kailangan nasa 38,000 pounds per year ang kinikita nila para ma-sponsoran nila yun. So, kaming mga may asawang Briton is hindi pa namin alam kung ano ang magiging ano namin, kung ano ang magiging lagay. So, hopefully hindi naman ganun kalaki. Kasi sobra naman yung 38,000, guys. Siguro mga professional na ang kumikita ng ganun. Napakalaki noon. Kung yung mga manager lang is parang ang daming nagko-comment sa news about doon na sinasabi ang parang hindi siya average na kinikita ng normal na empleyado ba. Kumbaga, kailangan nasa mataas na position ka na para kitain mo yung 38,000, guy. Especially sa mga wala sa mga syudad. For example, sa London, madaling kitain yun kasi mataas ang minimum rate doon. So, madaling kitain ng 38,000 doon. Pero pagka yung mga mga nasa countryside ka is, ay, Diyos may umarimar, guys. Baka magkuba-kuba ka na hindi mo pa na naabot ang ganung kalaking sahod. So, ayun. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. So, sana talaga cross fingers and praying na hindi naman ganun kataas, na sobrang taas naman talaga. Kasi, ano pa naman yun, hindi pa talaga siya final pagdedebatihan pa ng mga nasa government. And also, ang cost of living dito, guys, is sobra na rin taas. Kung kumbaga sa Pilipinas, 'di ba, sa Pilipinas yung 1,000 pesos mo, isang supot na lang yata ng yelo ang kasya sa mga bibili mo, or isang plastic bag na maliit ang halaga ng 1,000 piso. Dito ganun din, guys. Ang hirap na din ang buhay dito, guys. Tapos yung iba na nagsasabi na, oh, nasa ibang bansa ka, maganda ang pamumuhay dyan. Ay, hindi lahat po. Hindi lahat, guys. Kami rin ay namumroblema dito dahil ang cost of living din ay tumataas. Kumbaga, lahat may tax. Yung tax namin, i-discuss ko ito sa mga susunod na vlog ko, hindi ko kasi kailangan nito ng mahabang paliwanagan kasi hindi ganun. Kung malaki nga yung sahod mo dito, 'di ba? Yun yung sinasabi ko before. Malaki yung sahod mo dito, but
yung kaltas din ay malaki. So, yun, i-discuss ko siya sa mga susunod kong vlog. So, ayun nga, marami na rin dito. Kung nanonood kayo ng news about dito sa UK, marami dyan sa YouTube. Kung gusto nyong panoorin, ang housing crisis, ang daming nagiging homeless dito kasi hindi na nila afford ang bahay, and then, ang dami na ring, alam mo yun, kasi diba dito malamig, hindi na nila yung iba, hindi na nila kayang bayaran ng kanilang kuryente, tapos kailangan nilang mag-heater, kasi nga malamig, hindi na nila afford, kasi pag nag-heater pa sila, wala na silang pambili ng pagkain. Yung mga ganun bagay na nakakatakot once na, alam mo yun, mawalan ka ng trabaho. Dito naman is madali namang makahanap ng trabaho, basta wag ka lang talagang choosy kung gusto mong makapagtrabaho agad. So, ayun talaga. Diyos, mahiya marimal. Stress din ang buhay dito, guys. Ang daming yung parang globally yata affected, buong mundo affected sa pagtaas ng mga bilihin. So, yun. Kailangan nating magtipid. Magtipid ng magtipid kung kakayanin. So, ayan. Nandito na naman ako sa bedroom namin. And the packing begins again. Kasi, ayan. Meron pa akong hindi na empty na, ayan, yung lagay yung drawer namin dito sa may bed. Sa ilalim. So, ayan. I-empty ko pa yan. And then, dun din sa kabila. Pero itong isa na to, itong nasa unahan, and then yung unahan dun sa kabila is na-empty ko na. Na-vacuum bag ko na siya. And then, kasi mayroon kaming, ayan, yung bedside table namin. Ayan. Is nandito, nakaharang, kaya hindi ko mabuksan. So, ayan, habang break ni Mr., binuhat niya yung mga bedside table para mag-getla ko na ang mga eto, yung mga, ayan, mga inemi dyan. So, ayan, samahan nyo akong magpakibali. Kukunin ko lang muna itong mga ito, lagay ko dito sa ibabaw ng kama para hindi naman tayo mahirapan. So, ayun guys, ako ay nagbabalik. O, diba, mukha na akong Hagardo Bersosa dahil sa dami ng aking kinawa. And then, ayan, tuloy ang impake. Ito is naubos ko na ang laman. Tingnan nyo, konti na lang siya, konti na lang ang gamit niya. And then, so, kasi itong mga ito, iniwan ko kasi baka gamitin pa namin yan this week. Katulad nitong egg. And then, ito is kakabili lang namin kahapon kaya hindi ko pa na ipi-impake.
And then, gagawa sana ako nito. Gagawa sana ako ng, kasi meron akong jackfruit na nabili sa Pinoy store. Gagawa sana ako ng bilo-bilo. If ever man. And then, ayan, magluluto ako later ng aking, ng aming dinner. But, yun, ang dami ko na namang urungin. Guys, just me, hindi na natapos ang urungin ko. Every time, may urungin ako. But anyway, so ayun, maglalagay na ako ng mga, yung mga, pag-urungan ko tong mga ito, and then maglalagay na ako ng mga kutsara and tinidor, kasi meron na akong naka-redding box dito. So ayan, maglalagay ako dito ng, tapos madami kaming mga newspaper na binigay ng aking biyanan. So ayan, lagay ko lang siya dyan. And then, ibabalot ko na para, yun, konti na lang yung aming gagamitin. Para hindi na ako rin, alam mo yun, ang dami-dami kong hinuhugasan. Diyos me, yung marimal. So ayan, mag-ano muna ako. Impake ko muna yung iba. Ilalagay ko na lang siya dito. Para masaya. Ayan guys, ako ay kasalukuyan ng nagluluto. So, nagluluto ako ng chicken. Ang iluluto ko ay honey and soy stir-fried chicken. And then, alagyan ko rin siya ng noodles. So, ito yung gagamitin ko na pang pinaka-sauce niya. So, yan. Ano na siya? Mix na siya. Season na siya. And then, lagay ko na lang dyan. And then, ilalagay ko itong aking mga pinipare na vegetables. So, mayroon akong bell pepper dyan. Mayroon akong carrots. And then, beans. And then, yung stem ineme. Ano ba tawag dito? Broccoli. Stem broccoli. So, gagawin ko ay isalagay ko na ang ating sauce. And then, ito is for my husband. And then, ito naman ay sa akin. Nag-adobo din ako ng chicken. So, yung parang adobong toyo ba? Ganun ang gagawin ko. Pero, pinapakuluan ko muna siya sa may toyo at suka. So, ayan. Si husband ay tinanggal na niya yung mga naka, ano bang tawag doon? Yung mga display namin, mga picture frames and everything. So, ayan. Bare na ang wall. We've got we got a bare wall now. Tingnan niya yan, guys. Yan. Yan, ano pa niya yan? Kikinisin pa niya yung mga pinag-anuhan. Ano man tawag dyan? Pinaglagyan. Tapos ayan, ayan yung central heating namin dito. And then, ayan yung binigay ng aking Vienna flowers.
Diba? Tapos, ayan. Ito ang kwarto namin. Malapit na siyang ma-empty. Yung side na yon tanggal na din. And then, ito is tatanggalin. Are you gonna get that also tonight? Yeah, I think so. Yeah. And then, ayan. Ayan pa. And then, ayan. Naka one box na siya. So, ayan guys, ako ay nakaluto na. Nakabukas itong exhaust fan kasi tingnan nyo naman ang steam. Oh, kung nakikita nyo. Kasi pagka hindi nakabukas yung bintana, lahat ng steam, mga pag kumukulo ang mga niluluto ko is yun. Kaya, inopen ko to, kaya medyo maingay. So, by the way, luto na ang aming dinner. So, ito ang dinner ni Mister. Ayan, kung makikita nyo. Kung makikita nyo, ito ang aking niluto. This is, ano nga ito? Honey and soy stir-fried chicken. Diba sabi ko sa inyo, lalagyan ko ng noodles, pero nakalimutan ko na ipak ko na pala lahat ng noodles sa box na ginawa ko kahapon. And then, ito naman ang kanyang rice. So, yan. Egg fried rice siya. Yan. Egg fried rice na merong, ano ba tawag doon? Bell pepper. Red bell pepper. So, yan ang kanya. Ito naman ang sa akin. Adobo. Adobong chicken wings. Adobo. And, of course, bahaw. Kasi tinamad na akong mag-init, so bahaw na lang. Mainit naman yung adobo, so caramels na yan. So, ayan guys. Dito ko na siguro i-end ang aking video kasi kami... Teka, isara muna natin to para hindi masyadong mainit. Yan. Dito ko na i-end ang video kasi kakain kami and then manunood kami ng movie. I think that's the plan kasi... Tapos na rin si Mister, tapos na din niyang tanggalin lahat ng picture frame sa bedroom, o, di ba? Mali. So, yun, tapos na niya tanggalin yun and tinanong ko kung tapos na siya sa mga ginagawa niya kasi ready na ang food and sabi niya, tapos na daw. So, dito ko na i-end ang video. Salamat again sa pagsama sa akin and see you again on my next vlog. God bless! Bye!